Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. It's me, Jerry Boy PD. So for my today's vlog guys, so nandito ako ngayon sa Pranovo. So this is Pranovo, Poznan, Poland. Ayan, so mag-start kasi ang duty ko ng 1:47. Dumating ako ng medyo maaga-aga ng konti, kaya nakapag-video ng konti. And wala pa yung papalitan ko. So medyo late siguro kasi baka may traffic in the way going here. Kaya eto, nakapag-video ng konti. So yan, again, nandito ako sa Pranovo. Dito kasi mag-start ang aking duty. Sightseeing muna tayo dito sa lugar. Ayan guys, so kung natatanong nyo yung M1 na yon, so doon meron dong mall and IKEA nandun din. And during Sunday, so meron silang open market doon. As in parang yung mga second hand andun, mga ukay-ukay. And then yung green na yon, yun green na yon, yun yung building na yon. Yan naman ay factory ng beer. So, isa sa masarap na beer dito, yung Lex. I don't know kung tama na naman ang bigkas ko. Ang spelling niyan ay L-E-C-H. And then, itong isang company na to, hindi ko alam kung anong ginagawa niyan. Kung ano bang produkto nila. So, yan. So, normally ng setup dito, yung bus station, meron niyang tram station. So, para sa connecting ng biyahe ng mga passenger. So yan, lapit tayo para makita nyo yung kalinisan ng lugar. Napakalinis dito guys. So yung bus na yan, white and blue, hindi ako dyan. Hindi yan ang aking company. Doon ako sa green and yellow. Same company ng tram, kaya libre ako sa tram. And yan, Indian driver. So, dati ko din yung kasamahan sa Dubai. Nag-transfer na rin siya dito. Yun. And yung parating na yon, na red and white, ibang company pa rin yan ng bus. Okay. Lakad-lakad tayo. So, normal nang makikita sa mga station. Yan, especially sa mga ganitong last stop. Yung mga ganyang monitor. So, para hindi mahirapan ng mga pasahero. Hindi sila manghuhula kung anong oras aalis ang mga sasakyan nila. Kung napapansin nyo guys, so yan, kulay brown pa rin ang mga halaman, yung mga damo, kasi medyo may kalamigan pa rin. Although patapos na ang winter. Yan, nakikita nyo ba yung sila? Mga balot na sila. Sobrang lamig pa rin kasi dito. Ang temp yata dito ngayon is 3. And then mamaya around 5, 6, 7, ganyan ng gabi. Bababa siya, magni-negative na naman siya. Actually, medyo medyo uminit na nung nakaraang araw. Parang, I think, nag-30 na ang temperature. Pero bumalik na naman, bumaba na naman. And yun naman ang aming opisina. Ayan. So, dyan kami nagre-report bago mag-start ang duty. Ayan. So, lakad tayo. Punta tayo dun. Doon. Punta tayo doon. Yan, di ba? Napakalinis, di ba, guys?
So dyan, sa lugar na yan, ano yan? Yan ay workshop ng tram. At the same time, parking na rin nila. Applicable sa lahat ng company. And bukod dun sa card na mabibili mo, pwede ka ding bumili ng per trip na ticket. So isang beses mo lang yan i-check in, and then that's it. You can use it for the whole day. It depends on kung ano yung binili mo na ticket. Kung for 1 week or at 1 hour. So yun, isang beses lang yun na i-check in. Hindi katulad dun sa pinanggalingan ko na check-in, check-out. So, kapag nakalimutan mong mag-check-out, ubos ang laman ng card mo. And dito, makakabili ka ng ticket on board. So, may mga vending machine ng ticket sa loob ng bus and sa loob ng tram. Kaya, napakaganda. Balik na tayo, guys. Baka dumating na yung papalitan ko. Nakakahiya naman. Kasi dito normally 10 minutes before ng start ng duty, nandiyan na yung ano. Nandiyan na yung papalitan. Yan ang parking namin ng biyahe ko is nandun sa labas. Sa gilid ng kalsada. Kasi loaded na dito sa loob. Wala nang parking dito sa loob para sa amin. Kaya doon na lang kami sa labas. Yun ang aming parking area. And may libay din naman din doon, kaya safe din. Ayun. Mukhang yun na yung bus ko. Articulated. Kasi alam ko itong line ng duty ko ngayon, articulated ang ginagamit. Matagal na kasi ako hindi nakapag-duty dito sa lugar na to. Tara, lapitan na natin. Malamang yun na yan, kasi yung oras niya sakto lang. Okay, so yan na nga yung bus ko, guys. Bus number 1881. So yan na yung binigay sa akin dun sa loob ng dispatcher kanina. Tara na. Check na natin. Yun. So, meron pa akong 11 minutes para sa turnover naming dalawa para mag-check. Mag-check ng bus. Mag-check kung may damage ba. Kung may bagong damage. Kasi, ang bus kasi dito, guys, walang insurance. So, kapag ka may damage,
And then, na-check nila na ikaw yung may kasalanan or sa oras mo nangyari yung damage na yon. So medyo malaki yung charge. Yan ang aking schedule ng trips. So 7 hours and 48 minutes ako today. Medyo maigsi lang. Kaya relax-relax lang to. Check-in muna sa system para ma-confirm nila sa attendance na ikaw talaga yung driver for today. So putan muna natin yung bus. Check natin. Baka may mga bagong damage. SOP yan. So, check natin yung salamin. Bibilis na sasakyan. Mga kanto-kanto. Side mirror. Ikot lang. Although hindi naman sila masyadong mahigpit dito sa damage sa body, pero yung glass saka yung lights, yan mahigpit sila dyan. Kasi hindi naka-insure yung mga buses dito. So charge sa'yo yan kapag ka lumabas na sa'yo ang ikaw ang nag-cause ng damage. Yan. Wala naman ako nakitang bago. So, balik na tayo sa loob. Okay guys, that's it for now. Trabaho muna. And please, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod kong video. Bye-bye!